At dahil nga mga otits, meron tayong aksidenteng na project na Gapi. Ito naman mga tito, meron talaga tayong pinaproject na bagong aquarium setup. So meron tayo ditong 24 na 10 gallon tanks. Ayan. At ang sukat ng ating stand ay 6 feet tall, 7 feet ang length niya mga otits. Ayan, sobrang taas nito at sobrang lapad. At meron pa tayong tinatapos doon mga otits. Sa pinakataas niya, lalagyan natin siya ng 240 gallons na magsisilbing autofill. Ayan, para to sa mga busy sa buhay mga otits. At itong setup nga natin, ginawa nga ni Paring Rizzo. Kahit anong sakuna, hindi daw babagsak to mga otits. At ito na, bubuksan na natin ngayon ang ilaw mga otits para makita nyo kung gaano kaganda yung setup natin. Hindi pa to masyadong tapos ha, pero look at that mga otits. Ang ganda-ganda, buhay na naman yung perm natin. Yan, sa mga nagtatanong palagi, ito na po yung update. Meron lang tayong nilulutong bagong project natin na automatic na nagre-refill at syempre automatic na nagde-drain. Dahil pwede na tayo ngayon mag-automatic drain. Ayan, nagde-drain na yan mga otits. Nagde-drain na. Tapos, hinihintay na nga lang natin, mga tito, yung ating pang-automatic na autofill natin. Namamayat ba ang isda mo? Baka walang nitrosyon ng iyong pinapakain. Try mo na ang Tubifex Cubes natin. Meron din tayong Daphnia, Titonomics Fish Food, Miracle Potion at Talisen Banana Extract, vitamins sa mga isda nyo. Check out na! At dahil nga mga otits, meron tayong bagong setup. Siyempre, may bagong aksidente tayong nagawang Gapi. Ito talaga ang main event mga otits. Meron akong bagong isdang ipapakilala sa inyo. Meron tayong green hook line na mga molly. Meron ako ditong isang pares ng green hook line. Ayan mga otits. Pero bakit nga ba ito tinawag na green hook line? No? Pero kung makikita nyo naman, itim naman siya. Pero nasaan na sinasabi nilang hook? Kasi pag sinabing hook, dapat green. No? Kahit sana hint of green, di ba? Dapat meron siya. Pero kung mapapansin nyo naman sa ating video, black siya. Pero dapat kahit yung mga poops nila, dapat green din no? Kung mapapansin nyo naman, black at puti ang mga poops nila. Pero may gagawin tayo dyan mga otits. At dito sa top view, may gagawin tayong magic trick dyan. Iilawan natin ngayon yung top view ng ating molly na sinasabi nilang hook line. Ayan mga otits. May pagka-green ba sila mga otits? May pagka-green ba siya? Check nyo nga mga otits kung green ba siya. Ako meron na ako nakikitang hint kung paano siya ginawa. Pero ayan mga otits, kayo nang bahalang humusga. Ayan yung sinasabi nilang hook line na bagong strain daw ng molly. May nagpost nito galing sa ibang bansa at pinagkaguluhan talagang maigi. Eto na siya ngayon mga otits. Green ba siya? Or mayroong pagka-gold? Kayo mga otits, ano sa palagay nyo? Comment down below naman kayo dyan. Alam ko meron na rin nito sa ibang parte ng Pilipinas pero hindi pa siya ganun kakalat. At alam ko rin may nagpa-project din ng ganito. At nakakakuha na tayo ng konting hint paano siya ginawa. Eto na nga mga otits at nahuli na natin ang isa. One down. Pero hindi na natin kukunin yung isa mga otits dahil ang kukunin natin ay yung EBM at gagawa natin sila ng comparison kung ano yung pagkakaiba nilang dalawa. Kukuha tayo ng isang EBM na halos parang, oops, mamaya na, baka magka-issue. Eto na mga otits at iilawan natin yan doon. Gagawa natin sila ng magandang review. Ngayon mga otits, sa kinuha natin sa EBM at yung green hook natin, nasaan ngayon yung green hook dyan mga otits? Parang nagkaroon patuloy ako ng dalawang babaeng green hook. Ayan, nasaan ang green dyan mga tito? Kaya magkakaroon talaga kayo ng palaisipan kung paano ginawa tong green hook na to. Ilawan natin to at ito yung green hook natin. Ayan, pag iniilawan siya mga otits, may iridescence siya ng pagka-green at pagka-gold. Hindi masyadong makita eh. Humaharang yung isa eh. Ayan.
Pero pag inilaw siya sa top view, mas nakikita. Pero ayan o. Ayan. Nakikita nyo ba yung pagka-green niya? Pagka inilawan, may iridescent siya. Tapos ilawan natin itong nakuha natin galing sa anak ng ating EBM. Na halos may pagka-gold dust na siya. Ayan mga otits. So para nakakaroon na ako ng hint kung paano siya ginawa, comment down below na lang kayo. Alam ko may nag-message din sa akin dati kung paano gawin tong Green Hulk na to. At di ko na siya papangalanan. Bahala na lang siya kung magko-comment ulit siya sa video. Pero eto mga otits. Isang EBM na anak ng EBM, tapos may pagka-gold dust na. At eto yung Green Hulk natin, yung malaki, yung malaking female. Pag iniilawan siya, tsaka lang siya nakakaroon ng hint ng pagka-green na kulay. Pero mas kita siya sa top view, no? Mas kita yung pagka-green niya sa top view. Unlike pagka nandito sa side view, yung ilaw. At dahil nung Pasko, maraming pera yung tao, mga otits. Halos hinihiritan sana sa atin, mga otits, yung Juby size. Pero may mga out din tayo na halos breeder size na rin na PKBM. So ito na lang yung mga natira, gagawin natin ulit breeder. Pero yung mga parents nila, nakatago pa rin. Siyempre, tinatago natin yung breeder palagi. Hindi tayo nagbebenta ng mga breeder na yung mismong ginagamit natin sa pagbe-breed. Pero yung mga breeder size, yan, nagbebenta tayo niyan. Pero yung mga breeder na ginagamit natin yun, syempre, para mas gumanda pa yung mga lane natin. At ito na yung mga paanak natin na tira-tira na lang, pero pinapalaki pa natin sila. Natira dahil naubos nga ng Pasko. Halos medyo pa-juby pa lang, hinihirita na. Ayan yung mga sample ng PKBM natin. Meron din tayo sa kabilang Tiger Barb. So, eto mga otits, eto, try nating i-breed to. Kaya lang, pinapalaki pa natin. Kailangan, mas malaki pa sila ng konti para breeder size na rin. Pero eto, medyo malaki-laki na sila. Sa mga nagtatanong mga otits, kung may beta pa rin tayo, ayan. Eto na lang yung mga natira natin. Dahil ngayon nga, laging nauubos yung beta natin ng mga nakaraang buwan. Dahil, siguro may mga 13-month pay kayo dyan. Ayun, naubos. Maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik mula sa fish food natin na Tito Nomic, sa mga vitamins natin sa Shopee, at sa mga isda natin. Bali, ito, yung mga natira natin, palalaking pa ulit. Kung meron tayong green na mga molly, buhay na buhay pa rin yung ating green line na mga betta fish. So, may mga EOC tayo dito, FCCP, ano. Ayan, mga nandyan sila. Papalaking pa natin. Yung iba, naka-jarring na rin. Pero, ngayon, magbibreed tayo ng giant mga otits. Asahan nyo, ngayong paparating na taon, marami tayong ilalabas na isda. Free aquatic plants at Betas Journey sticker. Shop na po sa Shopee natin at Lazada. Available ang Daphnia fish food natin at may Tito Nomic fish food, vitamins, agapi at beta, at iba pang uri ng isda. Check out na! At asahan nyo mga otits na marami pa tayong pupuntahan iba't ibang breeder dito sa Pilipinas. At syempre, comment down below naman kayo kung saan breeder kayong lugar mga otits para malaman natin kung saan nakarating tong video na to. At syempre mga otits, Tito Nomic fish food at Miracle Potion, Talisa Extract natin, meron tayong bagong product, Tubifex Worm na cubes, available yan sa Shopee at Lazada natin. Kita-kits mga otits sa susunod na journey. Happy fishkeeping sa inyo lahat. Happy New Year. Peace.